So yun po guys, natapos na lang po natin yung isang vlog. Salamat po sa panonood at so yun po guys, welcome back sa vlog natin. Guys, ngayon ipapakita po ko sa inyo kung paano ko ginawa yung crepe para sa baby namin. At isa shoutout ko po si Ann, siya po ang nag-request. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung crepe. Check it out! First step po natin guys is i-measure yung dimension na dinesign natin para sa ating crepe gamit ang lapis at saka yung pangsukat. Pagkatapos nating i-trace yung dimension guys sa plywood, pwede na nating i-cut. Para sa mga mahabang straight na linya, gumamit po ako ng common na lagari, yung malaking lagari. Tapos naman sa mga kurbadang bahagi ng design ko, gumamit po ako ng coping saw o yung maliit na lagari. Pagkatapos na nating makat lahat ng parts guys at yung design, pwede na natin siyang assemble. Dito, gumamit po ako ng cordless drill at wood screw para i-assemble lahat ng parts. Sa isang side po ng crepe guys, nag-cut po ako sa gitna. Nilagyan ko po ng hinges at saka lock para magsilbing pintuan. Pagkatapos guys, nilagyan ko na ng wood filler yung mga lubak-lubak na parte ng plywood. At sabay niliha ko yung buong crepe para ready na siya sa pintura. Para sa first coat guys, gumamit po ako ng puting pintura na water-based, na safe po sa mga bata lalo na para sa mga baby. Para sa final coat guys, gumamit po ako ng light pink na kulay. Ipapakita po ko sa inyo yung ginawa kong DIY crepe. So, gumawa po ako ng kuna para sa baby namin na si Wani. So, ito po yun siya. Kuna. So, kulay pink. Actually guys, kumuha lang ako ng mga ideas. Marami po tayong mga mapakukuna ng ideas na sa internet. Ako kumuha dun, ako dun sa Pinterest. So, tingnan ako ng mga pictures, kaya hindi ko naman siya sinunod lahat. Kumuha lang ako ng idea. So, makagandahan ng crib ito guys kasi sakto lang talaga siya sa space na sa lugar namin kasi medyo maliit lang yung space namin. So, naggawa na lang ako ng sarili ko kasi yung mga binibenta sa labas masyadong malaki. Kaya, tsaka maganda kasi pag ginawa mo talaga, alam mo naman, special yun. So, ito guys, papakita ko sa inyo. Lapit ka na konti. So, ang crepe na to guys ay pink at saka white sa gilid. Ano pa pansin yung white yan? So, pink and white yung
team niya. So ito guys, may dalawang layer to. So pwede mo siyang ma-adjust na pababa hanggang sa baba dito. For example, pag lumaki na siya, so delikado na pag bababa lang. So pwede siyang ma-adjust. So ngayon guys, ang isang side na to guys, hindi siya napo-fold, pero yung one side foldable. Kung sakaling kasi pwede kasi siyang yung sinesearch ko kasi yung mga crib, yung bed, nakita ko yung parang bedside crib. So pwede mo to siyang tanggalin tong isang side na to. At saka nakasukat na to guys kung gaano ka taas yung bed namin. So pag gusto mo siyang ibaba ng ganyan, so yan guys. So level lang siya ng bed namin. So level lang siya. So in case pag matutulog yung katabi, parang katabi na nilalagay siya. So yun po guys. At saka ito pala guys, ito din mga ano na to, itong mga lampin na ito ng ano. Pillowcase na to, ginawa din ni Mrs. to, hand stitch to. Nandiyan din sa picture namin din. So adjustable siya guys, no? Adjustable to. Ayan siya. Ayan. Tsaka may gulong din siya. Ayan. Ayan. May gulong para madali lang siyang i-move. So i-adjust natin guys kung pababa, ha? So you can see guys, lagyan ko siya ng butas dito para hindi mahirap tanggalin niyo. Set up natin ng ganito, nakaganyan, mababa siya. Pwede natin tanggalin itong ano niya, yung parang pang second base yung ano. Yun lang guys, so tsaka yun po guys, sa next may sa ibang vlog din natin gagawa din tayo ng vlog. Yeah, ipapakita ko sa inyo yung ginawa naming maliit na area para sa baby. Parang gumawa din ako ng kung saan nakalagay yung crib niya, tapos may mga yung mga cabinet niya, paano namin in-arrange yun, yung mga things niya, yung mga preparation namin. So yun po guys, pasensya na po guys kasi wala po tayong masyadong video nung paggawa ko talaga ng crib. Kasi nga nung time na yun, hindi ko pa naisipan mag-vlog. Kaya more on pictures lang at saka mga small crib lang talaga. So hayaan nyo guys sa mga susunod na DIY, sisiguraduhin ko po guys na may mga detalye tayong mga videos. Ingat po kayo and stay safe. Happy 100 subscribers, Kuya Jester! Thank you! At happy birthday pala po guys sa kumpare nating si Sean Otix. Ha? I-follow nyo yung channel niya
birthday po niya. Happy birthday po, par. Kung saan man tayo marating sa bagong karir na tinatahak natin. Support-support lang tayo. At saka, shout out din sa Nurse Balay Pasta and Pastries po, guys. Lalo na yung mga nasa Labangon, Cebu. Kung gusto niyo pong umorder ng mga pastries, mga pasta, i-check niyo yung Facebook page, Nurse Balay Pasta and Pastries po. Masarap po siya, guys. Nag-order na po ako dyan. Ah, congrats nga pala kay Eunice at Dante, yung gender reveal nila sa baby nila na baby boy. Congrats! May kapatid na si Baby Z. At guys, supportahan po din natin yung mga bagong nating mga YouTuber. Kay Belle Perigo po, guys. I-follow niyo po yung channel niya. At wag po kayong mahiyang mag-comment dyan sa comment section, guys. Kung meron kayong mga suggestion, mag-comment lang kayo dyan pa kung anong gusto natin gawing video. So I think it's a wrap up and see you in my next vlog.